Bumili ka ng bagong lot mula kay Peter Makin. Ngayon, excited kang gamitin ito sa mumurahin mong camera. Then, inilatag mo ngayon sa DaVinci Resolve para magkaalaman. Pero pag-apply mo ng lot na yan, ganito ang itsura. Amateur! Tapos ka ngayon. Hindi mo alam kung bakit ang sagwa ng pagkakakulay mo. Dahil alam mo, paglapag ng lot na yan, ematic, cinematic agad ang datingan. Paano ka ngayon babangka sa social media? Ang mahal pa naman ng lot na yan. Well, huwag kang mag-alala. Dahil sa video na ito, tuturuan kitang pagandahin ang color grading mong mukhang timang using LUTs. Pero bago ang lahat, let's roll the intro para mukhang pro! Hey, what's up guys? John Ryan here and puwe, maraming salamat po ulit sa pagbabalik nyo dito sa channel namin ni Kuya Ryan. John Ryan na naman po para mag-sermon sa inyo at ipaalala sa inyo na hindi pa natatapos ang color grading paglapag mo ng LUTs. Dahil madalas kasi, paglapag mo ng LUT na yan, hindi agad maganda ang sagwa minsan. Mali malamang ang paggamit mo nito. Kaya nandito ako para explain sa iyo na hindi ka paganap na video editor or colorist hanggat hindi mo pa namamaster ang paggamit ng LUTs. Paalala lang po, hindi po ito basic color grading tutorial, ha? Dahil wala akong panahon sa mga banong katulad nyo. Si Kuya Ryan na lang po ang istorbuhin nyo. Disclaimer lang din po, oo, mahusay ako magkulay, pero hindi po ako isang professional colorist. Simulan na natin. Here's John Ryan's Crash Course in Color Grading Using LUTs. Teka, bago natin simulan, ano nga ba ang LUT? Ang ibig sabihin ng LUT, or LUT na yan, ay Look Up Table. Ang lookup table ay isang .cube or .3dl file na may limang predetermined array of numbers that provide a shortcut for a specific computation. Sa madaling salita, ito yung shortcut ng mga colorist para mas mapadali ang kanilang pagko-color grade. Kumbaga, yung LUTs na yan ay yung parang menu mo. Doon ka pipili kung ano yung look na gusto mo. Doon ka magsisimula. Magsimula, meaning hindi doon natatapos yung proseso ng pagko-color grade. Ngayon na alam mo na kung ano ang LUT, diretso na tayo sa DaVinci Resolve. Okay, so nandito na tayo sa DaVinci Resolve, no? And we are in the color page. Kung di ka pa marunong mag DaVinci Resolve, eh panoorin mo ito, no? Nagturo si Kuya Ryan dyan ng basics ng DaVinci Resolve. Okay, so we have our materials here. Ngayon, kukulayan natin ito using Kuya Ryan's LUT packs. Itong LUT pack ni Kuya Ryan eh proven ng malupit. Sa mga LUTs ni Kuya Ryan eh sigurado namang mapapadali ang inyong color grading and sigurado magiging cinematic ang inyong color grading pag ginamit mo ito ng tama. Meron tayong Sony LUTs and Fujifilm LUTs. 10 LUTs po ang laman ng Sony LUTs and 14 LUTs po ang laman ng Fujifilm LUTs. Nandiyan ang purchase link sa description, no? Kung gusto mong bumili. Pwedeng GCash dyan. Just choose HitPay as your checkout payment option. Pwede rin PayPal. So, murang-mura lang. These footages were shot using a Sony A7 III. So, 8-bit ang mga material natin dito. And HLG picture profile ang gamit ni Kuya Ryan dito. Ngayon, ilalapag na natin ang LUTs dito sa ating unang material. We have here our RA LUT Pack Sony. Since Espanya material ito, gagamitin natin yung Espanya LUT. Make sure your node, first node is selected. Double click this to apply the LUT. Oh, yan. Ang ganda agad. Ang ganda agad ng material, no? Nagkaroon siya ng contrast and medyo naging warm yung mga dahon at kung ano pa. Kaya siguro ang sagwa ng color grade mo. Dahil malamang, akala mo paglapag mo ng LUT na yan, eh tapos na trabaho mo. Hindi pa po, may gagawin pa po tayo. Kailangan mo pa itong i-fine-tune. At para i-fine-tune yan, gagamit tayo ng isa pang node. Okay? Right-click here and add node. Corrector node. Ngayon, tanong, saan natin ilalagay itong correction node natin? Pagkatapos ng LUT node or before the LUT node? Malamang dito ka nagkakamali. Kung ang sagot mo ay dito sa pagkatapos ng LUT node, eh dun ka talaga nagkamali. Hindi po. Dapat po yan ilagay sa unahan bago ang LUT. Dahil nga yung ating LUT ay yung ating final look. Okay? Bago natin ituloy ito, magkaiba ba ang color grading at ang color correction? Opo, magkaiba po yan. Ang color grading ay yung pag-apply ng stylized look sa inyong mga material. Ang color correction naman po ay yung pag-correct nyo sa inyong material. Pag-correct ng kulay, pag-correct ng exposure, at kung ano-ano pa. Yun po ang pagkakaiba ng color grading at color correction. At ang unang ginagawa ay color correction. That's why nasa unahang node po ang correction node natin. Now, nagtatanong kayo, bakit nasa huli po yung LUT? Bakit yun po unang yung ginawa? Dahil yung LUT na yan na mag-a-apply ng final look. Sana nag-gets nyo po yung logic na yon. Make sure itong waveform nyo ay nakabukas para nakikita nyo
yung ginagawa nyo. Ano nga ba ang ginagawa dito sa correction note? Pagagandahin lang natin ito, no? Lagyan natin ang offset, tignan natin kung ano magbabago. Yun, lumiwanag siya. As you can see sa ating waveform, lumalawak yung ating waveform, no? Ibig sabihin, mas maganda po yun. Ayaw po natin ganyan, mas madilim, kaya bumaba sila dito. Ayaw natin ng ganito. Sobrang nasa taas, naging maliwanag yung footage. So ang gusto natin, nakakalat po sila within our waveform. Okay, so reset natin ulit. Lagyan natin ng konting offset dahil medyo madilim. Tignan natin sa gain. Ayan, dito naman sa gamma, taas natin ng konti para magkaroon ng details yung mga madidilim na parte, para makita natin yung every dahon na nandoon. Kanina ganyan yan, o walang detail yung ating tree trunk, that's why tinataas ko itong gamma. Okay, ngayon dito naman sa ating lift, tignan natin kung may ma-adjust tayo. Ayan, so I think yan na yun. You can color correct here, or you can also color correct using the curves. Let's do a bit of an S-curve. Okay, so ayan, batin natin dito. Ayan, ayan. Now this is the raw material. This is with the LUT applied, and this is with the color correction. Okay, so nakita na natin yung kaibahan. So ngayon, mas cinematic na itsura. Ngayon, tanggalin nga natin yung LUT. Hindi parehas ng itsura kahit yung color correction node ay naka-enable. Pero pag nilagay mo yung LUT, nag-iba na yung itsura niya. Nagkaroon ka na ng stylized look. Sana ho naiintindihan nyo yun. Now, gawin naman natin sa iba. Tuloy natin dito sa Morita material natin. Gamitin naman natin tong Morita LUT natin. Double click. Ang ganda agad, pero ayoko nung masyadong madilim. Let's add a color corrector node. Then let's brighten it up a bit. Let's do an S-curve. And that's it. This is the raw material. This is with the LUT. And this is with the color correction. Okay? Now, let's go to nagsasa material. Now, we can see here sa nagsasa material ko, no? Masyadong overexposed. Now, pag nilapag ko itong nagsasa, ang pangit pa rin ang itsura. Malamang mangyayari yan sa inyo dahil hindi kayo masyadong magaling or marunong gumamit ng LUT. Ibig sabihin po nun, ay hindi po tama ang exposure levels nung inyong camera, nung nag-shoot kayo. Mahalaga po yun. Kailangan tama po yung exposure levels nyo. Makokorek pa po natin yan dahil sa tulong ng color corrector node. Ayan. Let's bring down the highlights. Put it down just a bit. And as we can see, no, yung skin tone yun pa rin, hindi nagbago, no? Karoon lang ng stylized look. And let's do an S-curve. Napakahalaga po, no, na maayos po yung pagkakashoot nyo. Let's put some shadows dahil takip silim na yan. Ayan, ganda agad. This is the raw material. This is with the LUT, which is ang pangit, no? Dahil ang pangit tong ating exposure. At inayos natin with the color corrector. Ayan. Ganun po ang tamang paggamit ng LUT. Now, let's go to the next clip, which is a little bit underexposed. Let's use our nagsasa LUT again, which applies the final look. Add a color corrector. Now, let's make this medyo silhouette-ish. Okay? Let's bring down the offset. Don't bring down the gain dahil masyado na siyang madilim. Make sure na tumitingin kayo sa waveform. Ayan. Lagyan natin ng konting lift. And then let's do an S-curve. Ganun lang po ako magkulay, mga kapatid. Now, mag-add tayo ng isa pang effect dito para makita nyo yung versatility ng LUT ni Kuya Rhino. Let's add a node, color corrector node. Lagyan natin ng glow kasi parang hinahanap natin yung orange sun. Glow, put it there. Let's make it a little bit orange. No? Ayan. Okay. And then, shine threshold, ibaba natin. Ayan. Para lang magkaano. As you can see here, no? Hindi po nababasag yung ating image. Ganyan po kalupit ang LUT ni Kuya Rai. Glow natin ang gain. Baba natin konti. Para lang magkaroon ng color contrast. Now, this is the raw material. This is with the LUT. This is with the color correction, and this is with the glow. So ayun, nagkaroon ng glow, nagkaroon ng color correction. Parang naging orange and teal din siya. Pero mas green pala to. Ayan. Okay, now I added my Fujifilm materials naman, no, para makita nyo rin yung pang Fujifilm LUTs ni Kuya Rai. Let's apply our Tokyo LUT. We preserved the skin tone here,
Yun pa rin po yung skin tone niya, add node, color corrector, then iba-brighten and contrast lang natin ito. No? Walang tayo ng konting S-curve. Ayan. Dahil masyadong sunog na itong likod, baba natin yung highlights para makita natin yung green dun sa likod. Magkaroon ng detalye. A little S-curve will do. Ayan. And that's it. This is the raw material. This is with the LUT. Hindi maayos yung ating exposure. And this is with our color corrector. No? Naging maayos na siya. Hindi nasunog yung likod, unlike this one. Let's go to our Boracay material. Since this was shot in Boracay, that's why Boracay ang gamit ko. So, Boracay. Oh, ang ganda agad. Ang skin tone, no? Napakaganda ng skin tone. Fujifilm F-Log po yan. Add color corrector. Patatapangin lang natin ng konti. Pero this look is already good for me. Lagyan lang natin ng konting arti lang. Okay? Lagyan natin ng konting shadows. Pwede natin i-saturate pa ng konti. Ayan. I-spread out lang natin yung ating waveforms. Okay. And I think that's it. This is the raw material. This is with the Boracay LUT. And this is with the color correction. Ang layo po ng diferensya. Ha? Ayan o, cinematic agad. Now, we go to our Ilocos material. Okay, we have our Ilocos LUT here. And as you can see, maganda agad. This one is a little bit saturated, no, itong LUT na to. Pero we can still color correct it. Depende sa liking nyo. Okay? Para makita pa natin yung blue ng ating material. Spread out natin yung ating waveforms. Patapangin natin. Gawin nating vivid. That's it. Napakadali lang. Madali lang kasi talaga. Mali lang siguro yung paggamit mo. Now, this is the raw material. This is with the LUT. Pero we made a little bit color correction. So, ayan. Ganda agad. Diba? Gaya nga ng sabi ko kanina, ang LUT ay didepende sa material nyo. Hindi pagkalapag nyo yan ay matik maganda agad. Kailangan nyo pa itong i-fine-tune using the color corrector node. And it's also good to mention na may mga LUT na hindi para sa lahat ng cameras. May mga specific na cameras para sa mga LUTs na yan. In this case, we have a Sony and a Fujifilm LUT. Didepende kasi yan sa color science na meron ang camera nyo. Didepende rin yan sa bit depth na meron ang camera nyo. Whether it's 8-bit or 10-bit. Ayan, natuto ka na ngayon kung paano gamitin yung mga LUTs na yan. So pwede ka na magyabang sa social media dahil ipapakita mo ngayon sa kanila yung mga na-color grade mong material. Marunong ka na eh. Pero sa totoo lang, I admit, konti pa lang ang nalalaman ko pagdating sa color grading. Eh paano ka pa kaya? Mas maliit pa sa tuldok ang nalalaman mo ngayon. Kumuha nga kami ng LUT eh. Ikaw, gamit ka lang. Pero sana may natutunan ko sa video na to kahit medyo matagal. No? Sana tinapos mo. Now, if you like this video, please give it a thumbs up. Subscribe if you haven't already and click that bell as well. Once again, this has been John Ryan. Thank you so much for being here and see you in the next video. Oh, magkulay ka na, no? Para ano naman, mag-practice ka. Hindi yung parang asagwa-asagwa talaga lahat. Nako! Edit ka na dyan. Magkulay ka na.